magandang umaga mga kaibigan. Ito po yung ating pig farm. Pero ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin ito kinikare at kung paano po natin binibigyan ng magandang klima yung ating mga alagang hayop. Makikita po ninyo sa ating pig farm ay maraming puno po. So kagaya niyan at meron din naman tayong mga kaibigan, alagang kambing na napakabait po nila sa atin. Yung area po na ito ay prospect po na gawing paddocks ng mga baboy. Ibig sabihin ng paddocks mga kaibigan ay pagkatapos nilang may manganak at mahiwalay na yung kanilang mga biik, pwede na po natin silang bitawan dito sa paddocks para mamuhay ng normal dito sa lupa na ito. So this is the proposed paddocks po, pero for now hindi pa natin pinapractice na nasa paddocks po sila. But para mabigyan po ng napakagandang oksihino ang ating farm, ay pinupuno po natin ito ng mga halaman. Makikita po ninyo, ito po ay rambutan. At may intercropping po yan mga kaibigan. Dito naman po sa side na ito, meron tayong boundary, no? May fence. Para naman po sa alagang turkey po natin, mababait po yan sila. Yan o, naglalaro. At sa ilalim, sa ibabaw ng turkey po ay ang grapes natin. Makita ninyo mga kaibigan, grapes natin. Pero dito sa side na ito, naglagay po tayo ng guyabano po. Guyabano is rich in anti-cancer components. Napakasarap po pagka sariling pitas. Pagka binibili kasi ang guyabano, usually parang may bukol-bukol, hindi masarap. Pero pag sarili mong pitas mga kaibigan ng guyabano, talagang napakasarap, napakatamis po. And hindi lang yan, ano? Naglagay po tayo ng turdan, saging, para magkaroon po tayo ng enough supply for the family while pinalalamig po natin yung ating farm, no? Ayan, ipakita ko pa po sa inyo kung ano pa ang mga ibang ginagawa namin. So, meron po tayong mga pangmadali ang mga halaman kagaya nito. Hindi naman ito magtatagal. Mga 2 or 3 years ay patay na. But itong mga guyabano, nagtatagal ito. At itong niyog, no? Pang matagalang tanim ito. Pero nag-i-intercrop po tayo ng mga saging sa gitna niyan. At makikita po ninyo mga kaibigan, meron pong mga sako dito. Dito po minsan ay nilalagyan po natin ito ng compost mga kaibigan. Ito po, compost. Yan, compost po yan. Na actually hindi pa naman siya talaga ready for use. Pero habang nandyan siya, madadry. At later on, mawala na po yung acid at saka salt para magamit na po ng ating mga halaman. At makita po ninyo sa pagitan ng mga halaman na pangmadalian, meron pang matagalan. At ito po ay mahogany. Ang mahogany po ay number one plant na nagbibigay ng napakagandang oxygen po. Ibig sabihin ng oxygen, no? Fresh air. Siya ang magbibigay ng fresh air sa ating babuyan. Alam natin na ang mahogany po ay talagang napakalamig sa ilalim ng maraming mahogany. Ayun po. So meron po tayong saging. Ang kagalan ito. Meron po tayong saging na mukhang malusog po ito talaga. Napakalusog. Sa tingin ko po aabot dito yung magiging bunga. Pagkatapos ng bunga, tatanggalin natin yung puso para mag-focus ang nutrients dito sa bunga para lumaki, lumago, malusog. Pakita ko po sa inyo kung paano mag-alaga. Ito po ang ating kanina, nag-prune po tayo, naglinis tayo dyan. Pinuprune din po natin ang mga saging, pinatanggal ang lumang dahon. Pati yung manunggay, pinuprune po natin. At pinapakain po natin sa ating mga alagang hayop. Ito po, dahon ng saging. Dahon po ng saging ay pinakain po nila. Yan po, kinain niya. Dahon po ng saging, kinakain po nila. So, ito po, bunga ng saging. Pagkatapos po nating na ituro ko na rin kamakailan sa inyo na pagkawala ng laman yung puso ng saging, tatanggalin po natin yun para mag-focus yung nutrients, magiging malusog po itong bunga ng ating saging. Yan po ang tip yan, no? Pero ito, nakita ninyo mga kaibigan, ay last week tinanggal na nila ang bunga nito at nakain na nga po natin. So dapat, ang tamang pag-aalaga ng saging po ay huwag natin itong hayaang nandito lamang. So ikap natin ito sa pinakasimula, sa puno, no? Hanapin natin yung puno niya para ikap po yan.
since mga kaibigan na ito ay hindi natin makatang itakda dahil may mga suhi dito, hindi tayo makapag-itak. Ang gagawin po natin ay kukuha po tayo ng pala na matalas. Papalahin po natin yan. Kayang-kaya natin yan. Let's try. Ayan o. Ayan na po. Natumba na po natin. At itong mga maliliit na ito. Itong mga maliliit na ito. Dahil tinanggal na natin yung nakapagbunga na, sila naman ngayon ang lalaki at magbibigay sa atin ng bunga. Yan lang po ang pag-aalaga natin. Ito pa. Pati po yung mga sanga ng ibang sanga ng mahogany, pinuprone din po natin yan. Inatanggal natin para mag-focus pa diretso sa ibabaw. Yan po, no? Makita ninyo, ito po ay tinanggal na rin yung puso para maging malusog itong bunga ng ating saging. Ito po, tanggalin natin itong luma at pwede natin ipakain dito sa mga kaibigan natin. Ayan na po, napili po natin na malinis yung ating bunga. Ayan po. So, makita ninyo kung paano tayo mag-alaga ng mga halaman natin at ang intercropping po. Hindi nasasayang ang lugar at maraming pakinabang ang oxygen na maibibigay ng ating mga halaman sa ating babuyan. Okay po, sana po nakatulong itong aking episode at maraming salamat sa pagsubaybay. Paalam!